Bata pa lamang ako ay naniniwala na ako sa mga kababalaghan at mahilig na talaga akong manood o makinig ng mga katatakutan, lalong-lalo na pagdating sa mga multo, aswang at iba pang nilalang. Kaya naman masasabi kong lumaki akong hindi matatakutin at magugulatin. Matapang talaga ang tingin ko sa sarili ko noong hindi pa ako nakakaranas ng kababalaghan sa buhay ko. Subalit nagbago ang lahat ng yun nang dahil sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Maganda at mapagpalang araw mga kasandata, lalong-lalo na sa inyo Sir Mark. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Neri. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari taong 2010. Hindi ko na lamang sasabihin pa kung saan ang eksaktong lugar ng pinangyarihan ng kwentong ito, para na rin sa siguridad ng mga naninirahan dito. At baka sabihin ng iba ay naninira lamang ako. Pero sa totoo lang, kalat na sa amin ang usapin patungkol rito. Nang mga panahong bata pa lamang ako, ay may isang bahay sa aming lugar ang sikat at kinagigiliwan ng lahat dahil sa estilo at kalinisan nito. Tawagin na lamang natin itong White House dahil sa kulay puti talaga ang kabuuan ng kulay nito. Bata pa lamang ako ay isa ang bahay na ito sa pinakamaganda sa lugar namin. Bawat taong dumadaan dito ay napapatingin at nabibighani talaga sa ganda ng bahay na yon. Nag-iisang kulay puting bahay kasi ito sa kalye namin at mala bahay ng Kastila ang estilo. Maraming naggagandahang bulaklak at iba't ibang halaman ng bakuran nila. Idagdag pang may puno ng makopa sa gilid ng tarangkahan nila na parating namumunga at napakaganda noon tignan. Kahit na nasa malayo ka pa lang ay mabibighani ka talaga sa aura ng bahay na yon. Kalapit bahay lang namin ang sinasabi kong puting bahay, at dahil sa dalawang palapag ang bahay namin ay kitang kita ang loob ng bakuran nila sa tuwing mamimintana kami doon. O kahit pa mapadaan ka lamang sa bintana ay matatanaw mo ang malawak at maganda nilang bakuran doon. Isang mayamang mag-anak kasi ang naninirahan noon sa bahay na yon, at masasabi kong puno talaga ng saya at sigla ang bahay na yon, lalong-lalo na sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Parati naming pinupuntirya ang bahay na puti sa tuwing mga ngaruling kami ng mga kaibigan kong bata. Hindi lang kami, kundi maging ang iba pang mga kabataan sa lugar namin. Galante kasi kung mamigay ang may-ari ng bahay na puti, at minsan kung papalarin ay iba't ibang laruan at tsokolate ang ibinibigay nila. Dahil sa kapitbahay lang namin ito at malapit na kaibigan ng mga magulang ko ang dating naninirahan doon, ay parati akong nagagawi sa loob ng bahay na yon. Madalas din akong makipaglaro sa mga anak ng may-ari ng bahay, at maging sa anak ng nagbabantay at nag-aalaga nito ay mga kalaro ko din. Gaya ng unang nasabi ko ay bata pa lamang ako, mahilig na ako sa katatakutan at kababalaghan. Kaya naman ang madalas na nilalaro namin noon ay tagu-taguan, lalong-lalo na kapag sumapit na ang hapon. Madalas ay inaabot na kami ng gabi sa paglalaro sa loob at labas ng kulay puting bahay na yon. Hindi naman alintana ng mga magulang ko noon kahit anong oras ako abutin sa labas ng bahay, sa kadahilan ng kampante sila at wala namang masasamang loob sa lugar namin. At saka nasa tabing bahay lang din naman ako namamalagi. Noong bata ako ay ni isang beses hindi ako nakaramdam ng kakaiba at takot sa kulay puting bahay na yon, kahit na malaki at malawak ito. O siguro ay wala lang talaga akong pakialam noon sa mga nangyayari sa paligid ko, at mas nakatuon ang atensyon ko sa paglalaro
Hanggang sa lumipas ang panahon, ay bigla na lamang nagbago ang aura ng puting bahay magmula ng magkasakit ang padre di pamilya nila. Naging matamlay na itong tignan at parati nang nag-aaway-away ang mga naninirahan doon. Ang dating maganda at nakakagilaw na bahay ay nawala ng dahan-dahan at nagiging nakakatakot na itong tignan. Halos lahat kasi ng magaganda nilang pananim ay nagsimatayan na at parang naging abandonadong bahay na kahit may nakatira pa. Bibihira na din ako makapasok sa loob sa kadahilan ng parati na naming naririnig na nagsisigawan ng mga tao sa loob. Kaya naman naging ilag na kaming mga kalapitbahay nila. Nang tumungtong na ako ng high school, ay umalis na ang dating nakatira sa kulay puting bahay at nanirahan na ang mga ito sa ibang lugar. Pumanaw na rin kasi ang padre di pamilya nila at talagang nag-iba na ang bahay na yon. Kaya naman naiwan itong bahay sa katiwala nilang si Manang Aimee at napagpasyahan na lamang din nilang gawing paupahan ang bahay dahil sayang naman at wala nang nakatira. May sariling bahay din kasi sila Manang Aimee na di kalayuan sa amin at mas pinili na lang nilang doon manirahan kesa sa kulay puting bahay. Ayon kasi sa kanya ay may kakaiba na daw siyang nararamdaman sa kulay puting bahay na yon, na tila ba nagkaroon na ito ng kamalasan. Magmula din ng gawing paupahan ng kulay puting bahay ay walang nagtatagal roon at parating umaalis kaagad ang mga nangungupahan. Iba-iba ang nagiging dahilan ng mga ito kung bakit sila umaalis. Ang iba ay parating nag-aaway ang pamilya nila. Ang iba naman ay nalulubog sa utang o di kaya naman ay parating nagkakasakit ang mga naninirahan doon. Tila ba may kamalasan na nga talagang dala sa buhay ang kulay puting bahay? Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng isang panibagong pamilya ang nangupahan sa bahay na yon. Malaki-laki ang pamilyang ito dahil may apat na anak ang mag-asawa at pawang mababait ang mga ito. Dalawang babae at dalawang lalaki ang anak ng mag-asawang sila Aning Nanet at Mang Dario. Kaidaran ko lang din ang mga ito, kaya naman bilang kapitbahay ay nakihalubilo ako sa kanila at naging kasundo ko naman ang mga anak ng mag-asawa. Muli ay nabigyang buhay ulit ang puting bahay. Mahilig kasing mag-alaga ng halaman ng dalawang anak na babae ni Aling Nanet na tawagin na lamang nating Marga at Laura. Ang dalawang lalaking sina Benji at Tisoy naman ay mahilig magpatugtog at magbutingting ng kung ano-ano sa bahay nila. Kaya naman sumigla ulit ang aura ng kulay puting bahay. Ang gaganda naman ng pananim ninyo, samantalang yung sa akin hindi ko mabuhay-buhay. Sabi ko nang minsang mapadako ako sa bakuran nila. Buhay na naman kasi ang mga dating halaman sa bakuran nito. Alagaan mo sila gaya ng pag-aalaga mo sa sarili mo. Tiyak akong mabubuhay din ang mga halaman mo. Wika ni Laura. Oo nga, saka paarawan at diligan mo lagi para mabilis mabuhay. Dugtong ni Marga habang dinidiliga ng halaman nila. Hay nako, malas ata ako sa pag-aalaga ng halaman at hindi ako mabuhay-buhayan. Pagrereklamo ko, natawa na lamang ang magkapatid. Nga pala, kamusta ang paninirahan nyo dito? Hindi naman ba kayo nahihirapan? Tanong ko. Hindi naman, maayos at maganda nga dito eh. Sana magtagal na kami dito kasi mababait din naman ang mga kapitbahay. Tugon ni Marga. Oo nga, di tulad sa ibang lugar. Swerte na namin at napunta kami dito. Nakangiting dugtong ni Laura. Maya-maya pa
tinawag na sila ni Aling Nanet para magmeryenda. Halika Neri, pasok muna tayo at magmeryenda sa loob. Nagluto si inay ng ginataang bilo-bilo. Nakangiting pag-aaya ni Marga sa akin. Hindi na ako tumanggi pa at matagal-tagal na rin akong hindi nakakapasok sa loob ng bahay na yon. Nang makapasok kami sa loob ay buhay na nga ang loob ng bahay. Maaliwalas na at idagdag pang masayahin ang mga nakatira. Noong una'y inakala kong magiging maayos na ulit ang kulay puting bahay dahil naging maayos naman ang paninirahan nila Aling Nanet doon. Nag-aaral na din sa paaralang pinapasukan ko sila Marga at ang iba nitong mga kapatid. Subalit makalipas lang ang kalahating taon ay napapansin kong natutuyo at nawawalan na ng buhay ang mga halaman sa bakuran nila. Unti-unti na ring nababawasan ang ingay ng musika na gawa ng magkapatid na Benji at Tisoy. Hanggang sa napag-alaman kong kaya pala namamatay na ang halaman nila sa bakuran sa kadahilan ng nagkasakit na ang magkapatid na Marga at Laura. Parati na itong nakaratay sa higaan at bihira na lang kung lumabas. Ang magkapatid na Benji at Tisoy naman ay nagkakaroon na ng alitan sa isa't isa dahil sa babaeng pareho nilang nagugustuhan. Dahil sa parating nasa trabaho ang ama nila ay nagpapang-abot ang dalawang lalaki at nagkakasakitan na. Naririnig na naman namin ang kalabugan at malalakas na boses na nagmumula sa bahay nila. Wala naman kaming magawa dahil alam naming away magpamilya nila yon at ayaw naming makisali sa kanila hanggat hindi sila humihingi ng tulong sa amin. Magmula nang naririnig namin ang pag-aaway ng pamilya nila ay naging lasinggo na rin ang ama nila Marga. Naayon pa kay Marga, magmula nang maliit sila ay hindi naman umiinom ng alak ang kanilang ama. Tila ba tanging ang kanilang ina na si Aling Nanet na lamang ang umaagapay sa kanilang pamilya para hindi sila masira. Subalit maging ang ilaw ng tahanan ay nahihirapan na rin sa kadahilan ng sakitin na ang magkapatid na babae. Panay-away pa ang dalawang lalaki at idagdag pang lasinggo na ang asawa nito. Sa isang iglap ay animoy bumagsak ang dating masayang pamilya nila. Unti-unti na rin silang nababaon sa utang dahil wala ng trabaho si Mang Dario at panay pa ang inom nito. Araw-araw ay nakikita ko mula sa balkonahin namin sa ikalawang palapag ang mga nakamotor na humihinto sa tapat ng bahay nila para maningil ng utang. Maging sa mga magulang ko ay nagkakautang na rin sila, pantustos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan at sa pagpapagamot kila Marga at Laura. Hanggang isang gabi nun, nasa kasarapan na ako ng pagtulog nang magising ako dahil sa isang sigaw at kasunod nun ay ang pagkabasag ng mga bote. Sumisigaw si Aling Nanet dahil nag-aaway na naman ang magkapatid na Benji at Tisoy. Galit na galit naman si Mang Dario. Sinabihan pa silang mga walang kwentang anak. Agaran akong sumilip sa may balkonahin namin at nakita kong nasa bakuran nila si Mang Dario at ang dalawa nitong lalaking anak, maging si Aling Nanet na umiiyak na. Nagkakagulo na naman sila. Pilit na inaawat ni Aling Nanet ang asawa niyang susugurin na sana ang dalawang anak. Anak, Neri, bumalik ka na sa silid mo at huwag mo silang pansinin. Naitawag na namin sa barangay yan, kaya magpahinga ka na at may pasok ka pa bukas. Rinig kong wika ng aking ama. Sige po, tay. Matapos ang tagpong yun ay makalipas lamang ang ilang araw, natagpo ang nakabigti sa silid niya si Benji. Labis na kalungkutan ang bumalot sa kanilang pamilya dahil sa trahedyang yun. Subalit hindi pa man nailibing ang bangkay ni Benji
ay sumunod namang nagpakamatay ang kapatid nitong si Tisoy. Nag-iwan pa ito ng sulat para sa kanyang pamilya na pinagsisisihan niyang tumira siya sa kulay puting bahay. Marami ang nakiramay sa sinapit ng dalawang magkapatid. Nang mailibing ang dalawa, ay kamuntika namang sumunod si Laura. Bigla na lamang kasing lumala ang sakit nito at kung hindi pa naagapang dalhin sa ospital, ay tiyak na susunod na siya sa mga kapatid niya. Naging mas lalong nakakatakot pa ang aura ng kulay puting bahay na tila ba naging haunted house na ito. Kahit na doon pa rin naninirahan sila Aling Nanette. Malayo pa lang kapag nakikita mo ang bahay nila ay mapapaiwas ka na talaga. May mga pagkakataon din tuwing sasapit ang hating gabi ay nakakarinig kami ng tugtog na nagmumula sa loob ng bahay nila. Naririnig din namin ang tawanan ng magkapatid na Benji at Tisoy tuwing magdidilim na. Sa tuwing tinatanong at sinisita naman ng iba naming kapitbahay sila Aling Nanette, ay maging ang mga ito ay nagtataka din sa kadahilan ng naputulan na din sila ng kuryente kung kaya saan magmumula ang musikang tinutukoy ng iba naming kapitbahay. Dahil sa lubog na sa utang at wala nang pambayad ng bahay ang pamilya nila Aling Nanette, ay umalis na rin sila at lumipat na sa ibang lugar. Ngunit kahit ganoon pa man, ay ang kaluluwa ng dalawang anak nilang lalaki ay nananatili pa rin sa kulay puting bahay na yon. Magmula kasi nang lumipat sila at nawalan na ng tao ang kulay puting bahay, ay parati pa rin kaming nakakarinig ng kung ano-ano doon. Mga bulungan at iyakan na parabang may naninirahan pa rin doon. Akala ko'y hanggang doon na lamang ang mga pagpaparamdam na mararanasan ko. Subalit nang minsang umuwi ako ng hating gabi sa aming bahay dahil galing ako sa galaan, ay yun talaga ang nagpatiklop sa akin. Dahil nga sa pagiging matapang at hindi ko matatakutin, ay nasanay na akong umuwi ng hating gabi kapag inaabot ako ng 10 oras sa labas. Nang tumapat na nga ako sa kulay puting bahay, ay napatigil ako nang dumako ang paningin ko sa loob ng bakuran nito. Halos gibain ko na talaga ang bahay namin ng mga oras na yon para makapasok lamang sa loob. Paano ba naman kasi? Kitang-kita ko ang dalawang magkapatid na Benji at Tisoy na nakabitin sa tapat ng pinto nila. Tirik na tirik ang mga mata nitong nakatingin sa akin at dumako pa ang paningin ko sa mga paa nilang nakalutang sa ere. Idagdag pang putlang-putla na ang itsura ng dalawa at bahagya pa itong dumuduyan dahil sa napakalamig na hangin ng gabing yun. Bigla talagang naglaho sa katawan ko ang tapang na inakala kong meron ako dahil nga mahilig naman ako sa kababalaghan. Pero ibang-iba ka pala kapag sa'yo na mismo nangyari ang mga kinahiligan mong mga kwento-kwento lamang. Pakiramdam ko ng mga oras na yon ay papanawan na ako ng ulirat dahil sa takot at kaba. Kakasigaw at kalabog ko sa labas ng pinto ng bahay namin ay maging ang mga kapitbahay namin ay nagsilabasan na at nakagawa na ako ng iskandalo ng gabing yun. Kamuntikan pa akong maihi sa salawal ko dahil sa takot. Ilang linggo kong dinala ang takot na nararamdaman ko ng gabing yun. At magmula nun ay hindi na ako tumitingin pa sa kulay puting bahay at iniiwasan ko na rin ito hanggat maaari. Naging kalat na rin sa buong lugar namin ang patungkol sa mga kababalaghang nangyari sa kulay puting bahay. Kaya maging ang mga kalugar namin ay iwas na rin sa bahay na yon. Maging ang mga katiwala roon na si Aling Amy ay pinabayaan na rin ang bahay. Hanggang sa tuluyan ng naging abandonadong bahay ang dating kinagigiliwan ng lahat ng makakakita roon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Mark. Maraming salamat po sa inyong lahat.